Hindi masamang mangarap kung ikaw ay isang mahirap, konting tiis at tiyaga para sa bandang huli ay mayroong nilaga. Ikaw, natupad mo ba ang mga pangarap mo sa buhay? Kaya mga kahuanatels, tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo po ng aral. Nay, hindi po muna ako papasok sa eskwelahan. Tutulungan ko na lang po muna kayo ni tatay. Ito na lamang ang palaging naririnig ni Susan at Pedro sa kanilang nag-iisang anak. Mahirap lamang kasi ang kanilang buhay, kaya kailangan nilang dumiskarte ng pera sa pang-araw-araw. Hindi man nila ito gustong gawin ng kanilang anak na si Christina, ngunit malaking tulong ang babae para sa kanilang dalawa. Sige anak, tulungan mo kami ng tatay mo sa pagtutulak ng kariton. Pero ngayon ay maghuhukay muna tayo ng kamote. Napagod kasi kami nitong mga nakaraang araw, na kayo kong sagot ni Susan. Madalas na umaabsent sa kanilang klase ang batang si Christina. Sa murang edad kasi ay kitang-kita na nito ang paghihirap ng kanyang nanay at tatay. Palaging masakit ang likuran, pati na rin ang mga paa. Pinipilit na magtrabaho upang maisalba ang kanilang buhay. Sa tuwing kasama ni Christina ang kanyang mga magulang sa paglalako ng kamote sa bayan, ay nakikita nito ang kanyang mga klase na galing sa eskwelahan. Napapansin na lamang ng bata na pinagtatawanan siya ng mga ito. Kinabukasan ay nakapasok naman si Christina sa paaralan. Nakaabang na ang kanyang mga kaklase upang siya ay ipahiya at pagtawanan. Diba, nakita natin si Christina kahapon na nagtitinda ng kamote? Kung ganun pala, ay tagabundok ka pala. Mababang uri ka pala ng tao, natatawang sabi ni Patricia. Palagi na lamang pinagtatawanan si Christina nang dahil sa estado ng kanilang buhay. Hindi naman masama kung nakatira kami sa bundok. Palagi akong umaabsent sa klase dahil gusto ko matulungan si nanay at tatay. Hindi ko kasi kayang makita na sila ay nahihirapan, malungkot na sagot ng bata. Umiyak na lamang si Christina nang dahil sa masasakit na sinasabi sa kanya ng ibang mga estudyante. Nahihirapan na nga sila sa kanilang buhay, ngunit mayroon pa rin ibang mga bata na nagagawa silang pagtawanan. Huwag ka nang pumasok, dahil tagabundok ka naman. Maghukay ka na lang ng kamote, dahil magiging kamote din naman ang grado mo, natatawang sabi ni Patricia. Kinabukasan ay kinausap ng isang guro si Christina at gusto nitong ipatawag ng bata ang kanyang mga magulang. Gusto kasing tanungin ng guro kung bakit palaging hindi pumapasok ang bata sa eskwelahan. Malapit na itong bumagsak at umulit sa kanyang pag-aaral. Christina, papuntahin mo dito ang nanay mo dahil mayroon kaming pag-uusapan. Huwag kang matakot dahil hindi naman ako galit sa'yo, nakangiting sabi ni Miss Rowena. Sige po ma'am, pag-uwi ko po isasabihin ko po kay nanay, magalang na sagot ng batang babae. Kinabukasan ay sabay na pumasok si Christina at Aling Susan. Alam na ng babae kung tungkol saan ang kanilang pag-uusapan. Alam niya na tungkol ito sa palaging pagliban ng kanyang anak sa klase. Magandang umaga po, Mrs. Susan. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na malapit na pong bumagsak si Christina. Mas mahihirapan po siya kung sakaling umulit po siya ng isang taon. Bakit po siya palaging hindi pumapasok? Tanong ni Mrs. Rowena. Napayuko na lamang si Aling Susan ng dahil doon. Nahihiya siya dahil pinapayagan niya ang kanyang anak na tulungan sila sa pagtatrabaho. Pasensya na po kayo ma'am. Tinutulungan po kasi kami ng aming anak. Madalas na po kasi kaming makaramdam ng pananakit ng katawan, kaya hindi na po namin maiwasan na humingi ng tulong sa kanya. Kung hindi naman po kami makakapagtrabaho, ay wala naman po kaming kakainin, na kayo kong sagot ni Aling Susan. Naku ma'am, pero halos 3 taon ko na pong pinagbibigyan ng inyong anak. Sa totoo nga lang po, ay gumagawa na lang po ako ng paraan para siya ay makapasa. Pero naiintindihan ko naman po ang inyong sitwasyon, naaawang sabi ni Miss Rowena. Matapos ang kanilang pag-uusap ay nagmamadaling umuwi si Aling Susan upang maghanap buhay. Pinagtatawanan na lamang ng ibang mga estudyante si Christina matapos marinig ang pinag-usapan ng guro at ng kanyang nanay. Si Christina, malapit nang bumagsak kasi nagtitinda ng kamote. Nakakatawa talaga. Tamang-tama, kamote talaga siya. Kamote ang grado niya, natatawang sabi ni Patricia. Pahiyang-pahiya si Christina sa mga sandaling iyon. Aminado naman siya sa kanyang sarili
na mahina ang kanyang ulo dahil hindi niya nasusubaybayan ang kanilang mga pinag-aaralan. Pinigil ng bata ang kanyang pag-iyak dahil ang gusto niya ay maging malakas. Sa pag-uwi ni Christina sa kanilang bahay ay napansin niya ang kanyang mga magulang na pinoproblema ang kanilang pagkain. Hindi kasi agad sila nakapagtinda ng kamote dahil ipinatawag si Aling Susan sa eskwelahan. Christina anak, pasensya ka na pero kamote muna ang kakainin natin ngayong hapunan. Mahina kasi ang benta ngayong araw, malungkot na sabi ni Susan. Napapakamot na lamang si Mang Pedro dahil nahihiya rin naman ito sa kanyang pamilya. Siya kasi ang lalaki, ngunit siya pa ang mahina ang katawan. Hindi makapagtrabaho na walang sumusuporta. Madalas makaramdam ng sakit at kinakapos sa kanyang paghinga. Okay lang po, Nay. Masarap naman po ang kamote at masustansya naman po. Mabubusog naman po tayo niyan. Magalang sagot ang bata. Ngunit lumipas pa ang mga buwan ay natuluyan ang magkaroon ng malubhang karamdaman si Mang Pedro. Wala silang sapat na pera upang ito ay ipagamot sa ospital. Pumanaw na lamang ito nang wala silang nagawang paraan. Iyak nang iyak si Aling Susan na halos mawala ng pag-asa. Ganun na rin si Christina dahil maaga siyang binawian ng ama. Inilibing na lamang nila si Mang Pedro sa tabi ng kanilang bahay kubo. Habang naguhukay si Aling Susan ng lupa, ay sinasabayan ito ng babae ng malakas na pagdaloy ng kanyang luha. Sobrang daming mga pagsubok ang dumarating sa kanilang buhay. Isang linggo ang lumipas ay bumuhos naman ang malakas na pag-ulan. Christina, kunin mo ang iba nating mga gamit at lilikas muna tayo. Baka hindi kayaan ng ating bahay ang lakas ng hangin, nagmamadaling sabi ni Susan. Opo, Nay. Saan naman po tayo pupunta? Umiiyak na tanong ni Christina. Bahala na anak. Ang importante ay makaalis muna tayo dito. Makakaraos din tayo pag natapos na ang malakas na bagyo, sagot ni Aling Susan. Nakita nila ang isang kuweba na pwede muna nilang matuluyan. Tiyak ni Aling Susan na hindi ito kayang gibain ng malakas na hangin. Dumaan ang dalawang araw ay muli nilang binalikan ang kanilang bahay kubo. Awang-awa si Christina nang makita nito ang kanyang ina na napaluhod na lamang nang dahil sa kanilang nakita. Sira-sira na ang kanilang bahay na halos wala nang matira. Nang dahil doon ay wala na silang ibang pagpipilian kundi ang tumira na lamang sa kuweba. Anak, gagawin nanay ang lahat para sa'yo. Lakasan mo ang loob mo at huwag ka sanang mawawala ng pag-asa, malungkot na sabi ng kanyang ina. Kinabukasan ay agad bumaba ng bundok si Aling Susan upang manghingi ng tulong sa mga taong nakatira sa bayan. Ang isa sa bahay na nadaanan ng babae ay ang bahay ng mga magulang ni Patricia. Nang dahil doon ay nalaman ng bata na nasira ng bagyo ang bahay ng kanyang kaklase. Christina, bulok pala ang bahay niyo. Nasira pala ito ng malakas na bagyo. Samantalang ang aming bahay ay gawa sa bato. Nakakatawa ka naman dahil sa kuweba na pala kayo nakatira, natatawang sabi ni Patricia. Naalala ni Christina ang sinabi ng kanyang ina na huwag mawawala ng pag-asa. Hindi niya pinansin ang sinabi ng kanyang kaklase at mas tinibayan niya ang kanyang sarili. Batang-bata pa si Christina, ngunit ipinangako niya sa kanyang sarili na makakapagtapos siya sa kanyang pag-aaral. Hirap na hirap sila sa buhay, kaya nagtitiis siya na ang tanghalian niya ay asin at kanin. Inggit na inggit talaga si Christina sa ibang mga bata na mayroong maayos na buhay. Samantalang siya ay kailangan magtipid upang makaipon ng pera. Sa pag-uwi ni Christina sa kuweba na kanilang tinutuluyan, ay bigla na lamang nitong niyakap si Aling Susan. Anak, may problema ka ba? Bakit naman sobrang higpit ng pagkakayakap mo sa akin? Naaawang tanong ni Aling Susan. Doon ay bumuhos na ang mga luha ni Christina. Iyak ito ng iyak at sinimula na nitong sabihin ang kanyang gustong sabihin. Nay, balang araw ay hindi na po tayo maghihirap. Gaganda po ang ating buhay at hindi na po tayo dito titira. Gusto ko pong iparana sa inyo ang buhay ng isang mayaman. Hindi na po tayo mamaliitin ng ibang tao nang dahil sa mahirap po tayo. Umiiyak na sagot ni Christina. Napaiyak na lamang si Aling Susan nang dahil sa sinabi ng kanyang anak. Ramdam na ramdam ng babae ang hirap na pinagdadaanan ng bata. Hindi pa dapat ito nakakaramdam ng problema
Ngunit sadyang dumadating lang naman ang bagay na ito sa kanilang buhay. Kung ganun anak, ay magtapos ka sa pag-aaral. Handa akong pagdaanan ang mabibigat na pagsubok para matupad mo ang iyong mga pangarap. Umiiyak na sagot ni Aling Susan. Simula noon ay mas nagsikap ang babae. Nakita niya kasi na handang labanan ni Christina ang mga problema, kaya kailangan niya ring suportahan ang mga gusto nitong mangyari sa kanilang buhay. Pinagsabay ni Aling Susan ang pagiging nanay at ang pagiging isang tatay. Lumipas ang mga taon ay nakatungtong na sa college si Christina. Sa awa ng Diyos ay naigapang naman nila ang kanilang sarili sa isang matinding paghihirap. Ngunit hanggang ngayon ay madalas pa rin umaabsent sa klase si Christina dahil ngayon ay mas kailangan ni Aling Susan ng kanyang suporta. Habang pumapasok si Christina sa eskwelahan ay sinasabayan niya ito ng pagtatrabaho. Maaari kasing mapatigil siya sa kanyang pag-aaral kung sakaling hindi siya kumita ng pera. Tumatanda na si Aling Susan kaya mas humihina na ang kanyang pangangatawan. Oh, Christina, bakit late ka na naman? Tapos kahapon ay hindi ka pa pumasok? Tanong ni Mrs. Conchita. Sa ngayon ay muli niyang naging kaklase si Patricia na palaging pinagtatawanan siya. Naku ma'am, baka naghukay ng kamote. Kaklase ko po kasi yan dati si Christina at yan ang hanap buhay ng kanyang ina. Natatawang sabi ni Patricia. Tama po si Patricia ma'am. Nagtatrabaho po ako at tinutulungan ko po ang aking nanay. Pasensya na po kayo. Ginagawa ko po ang bagay na yun para makapagpatuloy po ako sa aking pag-aaral. Nakayukong sagot ng dalaga. Palaging late at palagi pa rin itong lumiliban sa kanilang klase. Hindi na kasi sumasapat ang kinikita ni Aling Susan para sa kanyang pag-aaral. Higit sa lahat ay umuupa na sila ng bahay sa bayan na malapit sa kanilang paaralan. Naiintindihan naman kita, pero ang grado mo naman ang maapektuhan. Pumapasok ka nga sa kolehiyo pero babagsak naman ang iyong mga grado. Masasayang lang ang paghihirap mo, iha. Baka naman makahanap ka ng ibang trabaho na hindi makakaapekto sa iyong pag-aaral. Paliwanag ni Miss Conchita. Sige po ma'am, pasensya na po talaga. Nahihiyang sagot ni Christina. Hanggang ngayong college ay palagi pa rin siyang tinutukso ni Patricia. Porket may kaya ang pamilya nito sa buhay, ay nagagawa nitong manghamak ng mga tao na mas mababa ang buhay sa kanila. Kinabukasan ay nagmakaawa si Christina sa presidente ng universidad na kung pwede siyang maglinis ng eskwelahan kapalit ang pera. Ito daw ang magsisilbi niyang paraan upang siya ay makatapos sa kanyang pag-aaral. Ma'am, kakapalan ko na po ang aking muka. Pero sana po ay payagan niyo po ako sa aking kahilingan. Mataas po ang aking pangarap at gusto ko pong makatapos sa aking pag-aaral. Nahihiyang sabi ni Christina. Sige, naikwento din naman sa akin ni Miss Conchita ang tungkol sa'yo. Sa totoo lang ay ipinaghahanap ka niya nang pwede mong maging trabaho dito. Nakangiting sagot ang presidente ng universidad. Simula noon ay naging parang isang janitress si Christina sa kanilang paaralan. Sa tuwing may libre itong oras ay naglilinis ito at nagwawalis ng kapaligiran. Tingnan nyo naman si Christina oh, walis ng walis. Lahat talaga ng bagay ay ginagawa para kumita ng pera. Hindi nilang kasi magtinda ng kamote para matulungan niya ang kanyang nanay. Wala rin naman kasing patutunguhan ang kanyang buhay. Pangmamaliit ni Patricia. Nagtawanan ng iba pa nitong mga kasamahan. Ang iba naman ay nakaramdam ng awa sa dalaga. Hayaan mo na Patricia, pasalamat pa nga tayo dahil mayroon tayong mga magulang na kaya tayong pag-aralin. Hindi ka ba naaawa kay Christina at nagagawa mo pang pagtawanan siya? Pagtatanggol ni Erica. At bakit naman ako maaawa sa kanya? Kasalanan naman ng kanyang mga magulang kung bakit sila mahirap. Hindi ko na problema kung ano man ang problema nila sa buhay. Nakasimangot ang sagot ni Patricia. Pagkatapos noon ay naglakad na sila papalayo. Ngunit nagpaiwan muna si Erica. Gusto nitong humingi ng paumanhin sa mga panlalait na ginagawa sa kanya ng dalaga. Christina, pasensya ka na sa mga sinabi ni Patricia. May tiwala naman ako sa'yo na kaya mong tuparin ang iyong mga pangarap. Kung gusto mo ay pwede kitang tulungan. Pwede kitang pautangin kung sakaling may kailangan tayong bayaran. Nakangiting sabi ni Erica. Naging masaya naman si Christina dahil meron pa palang mga tao ang handang sumuporta sa kanya.
Nakakahiya naman, Erica. Pero sige, tatanggapin ko ang alok mo sa akin. Pero hanggat kaya ko, ay hindi ako hihingi ng tulong sa'yo. Maraming salamat, Erica. Nakangiting sagot, Christina. Ipinagpatuloy na lamang ng dalaga ang paglilinis niya ng eskwelahan. Pagkatapos noon, ay sinimulan naman niya na diligan ng mga halaman. Hindi nasasayang ang perang ibinibigay sa kanya ng presidente ng universidad dahil sobrang sipag talaga niya. Nagagampanan niya ng maayos ang kanyang tungkulin at simula noon ay nanatili ang kalinisan ng kanilang paaralan. Handang tiisin ni Christina ang mga panlalait ng ibang mga tao para sa kanyang mga pangarap sa buhay. Isang araw naman ay awang-awa si Aling Susan sa kanyang anak. Palagi kasing gutom na gutom at pagod na pagod si Christina tuwing uuwi ito sa kanilang bahay. Malungkot na kinausap ni Aling Susan si Christina dahil hindi sumasapat ang kinikita niyang pera, kaya kinakailangan pang magtrabaho ng dalaga. Anak, patawarin mo ako sa aking mga pagkukulang. Kasalanan ko ang lahat kung bakit ka nahihirapan, nakayukong sabi ni Aling Susan. Ipinakita naman ni Christina ang kanyang masayang muka upang maging positibo ang pakiramdam ng kanyang nanay. Ano ba naman po kayo, Nay? Kayang-kaya ko po ito. Ilang taon na lang naman po ay makakatapos na naman po ako sa aking pag-aaral at magbabago na po ang ating buhay, nakangiting sagot ni Christina. Pero hindi nito nabago ang pananaw ni Aling Susan. Sa mga oras kasi na ito, ay ang kanyang ina naman ang nawawalan ng pag-asa. Pero anak, patawarin mo pa rin ako dahil mahirap lang tayo. Naiinggit ako sa ibang mga magulang na naibibigay ang mga pangangailangan ng kanilang mga anak. Wala akong kwentang nanay. Hinahayaan ko na maghirap ang aking sariling anak. Wala akong magandang hanap buhay para masuportahan kita ng maayos, umiiyak na sabi ni Aling Susan. Nay, tumigil na po kayo sa pag-iyak. Ipinapangako ko po sa inyo na magbabago po ang ating buhay. Magiging mayaman po tayo sa oras na makatapos na po ako sa aking pag-aaral, sagot ni Christina. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga nang dahil sa mga nangyayari. Sobrang sakit kasi para sa kanya na makitang nahihirapan ang kanyang ina. Oh Diyos ko, tulungan niyo po ako. Sana po ay balang araw ay matupad ko po ang mga pangako ko kay nanay. Gusto ko pong tuldukan ang aming paghihirap para hindi na po siya mahirapan, sabi ni Christina sa kanyang isipan habang siya ay nakatingin sa kalangitan. Ipinagpatuloy ng dalaga ang kanyang mga diskarte upang kumita ng pera. Malaya siyang nakapag-aral, ngunit siya pa rin ang pinakamahinang ulo sa kanilang klase. Pero wala nang ibang mas mahalaga para kay Christina, kundi ang makatapos siya sa kanyang pag-aaral. Ginagawa niya ang lahat ng bagay para sa kanyang ina. Lumaki siyang mahirap, kaya hindi niya hahayaan na habang buhay nilang maranasan ang paghihirap. Balang araw ay makakamtan niya rin ang nais niyang kayamanan. Lumipas ang mga taon ay nakatapos na siya sa kolehiyo. Ngunit hanggang huli ay pagtatawanan pa rin pala siya ng kanyang mayabang nakaklase na si Patricia. Paano naman kasi ay pasang-awa lamang ang grado ni Christina. Yung ibang mga guro naman ay pinagbigyan lang ang dalaga para lamang makatapos ito sa kanyang pag-aaral. Christina naman, nakatapos ka nga sa pag-aaral tapos ganyan naman ang grado mo. Tingin mo ba ay makakahanap ka ng magandang klase ng trabaho? Natatawang tanong ng dalaga. Hinayaan na lamang ni Christina ang mga sinasabi ng babae. Ilang oras na lang kasi ay matatapos din naman ang kanilang graduation. Lumipas lamang ang dalawang araw ay naghanap agad ng pwedeng maging trabaho si Christina. Agad naman siyang natanggap sa isang restaurant bilang isang waitress. Napapailing na lamang si Christina dahil hindi pala ganoon kadali kong kumita ng pera. Dumaan ang mga buwan ay bigla na lamang dumating sa kanila ang isang mabigat na problema. Biglang nagkasakit si Aling Susan, ngunit walang ibang pwedeng mag-alaga dito, kundi siya lamang. Ano na ang gagawin ko? Hindi ko naman pwedeng pabayaan si nanay. Kung alagaan ko naman siya, ay mawawala naman ako ng trabaho, nagugulo ang tanong ni Christina sa kanyang sarili. Ngunit mas piniling alagaan ni Christina ang kanyang ina. Hindi na siya muling papayag na mawala pa sa kanya ang kanyang natitirang pamilya. Nagtitinda na lamang ang dalaga ng gulay sa harapan ng kanilang bahay at ang kanyang naiipong pera ay ibinili niya ng mga ukay-ukay na pwede niyang itinda sa ibang mga tao.
Sa ganitong paraan ay mapagsasabay-sabay niya ang mga kailangan niyang gawin. Kumikita siya ng pera at naaalagaan pa niya si Aling Susan. Pasensya ka na talaga anak kung nagiging pabigat lang ako sa'yo. Tapos ka na nga sa pag-aaral pero nang dahil sa akin ay hindi ka pa rin makawala sa iyong mga paghihirap. Malungkot na sabi ng kanyang nanay. Huwag na po kayong mag-alala. Alam ko po na may plano ang Diyos kung bakit po ito nangyayari sa atin. Ang mahalaga po ay nakakain pa po tayo sa pangaraw-araw. Magalang na sagot Christina. Ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa. Kinalimutan ni Christina ang kanyang pangarap na maging isang mayaman dahil hindi naman siya papayag na matapos ang buhay ng kanyang ina ng ganon-ganon na lamang. Lumipas ang mga buwan ay patuloy sa pag-inom ng gamot si Aling Susan. Hanggang ngayon ay inaalagaan pa rin ito ni Christina. Pero masayang-masaya naman ang dalaga dahil lumalaki ang kanyang negosyong ukay-ukay. Nasusunod na niya ang mga kailangang kainin ng kanyang nanay upang muling bumalik ang lakas ng pangangatawa ni Aling Susan. Nabibili na niya ang mga gamot na kailangan niyang bilhin pero kahit lumalaki na ang kinikita ni Christina ay napupunta lamang ito sa mga pangangailangan ng kanyang ina. Pero isang araw ay nagawang ipatingin ng dalaga ang kanyang nanay sa doktor. Himala itong gumaling sa kanyang karamdaman. Nang maibalik na ni Aling Susan ang kanyang lakas ay tinulungan nito ang kanyang anak sa pagtitinda ng ukay-ukay. Anak, ngayon ay makakabawi na ako sa iyo. Maraming salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Huwag kang mag-alala dahil muli tayong makakabangon. Matutupad mo na ang mga pangarap mo sa buhay. Nakangiting sabi ni Aling Susan. Opo, Nay. Mas pagbubutihin ko pa po. Ngayong magaling na po kayo ay makakaipon na po ako ng pera para mas mapalaki pa po ang ating negosyo. Masayang sagot ng dalaga. Pero isang araw ay aksidenteng napadaan si Patricia sa harapan ng kanilang bahay. Nakasakay ito sa isang magarang sasakyan na punong-puno ng gamit at saglit itong tumigil sa kanilang harapan. Christina, yan pala ang sinasabi mong pangarap mo, ang magtinda ng ukay-ukay. Sayang naman na napag-aralan mo kung yan lang pala ang trabaho mo. Tingnan mo ako, aalis na ako patungo sa ibang bansa dahil doon na ako magtatrabaho. Pangmamaliit ni Patricia. Hindi pa rin pala siya makakatakas sa masakit na sinasabi ni Patricia sa kanya. Para bang hindi man lang nito maisip kung ano ba ang mali at tama. Umalis na lamang si Patricia sa kanilang harapan matapos silang maliitin at pagtawanan. Anak, huwag mo nang isipin ang sinabi niya. Tuloy lang ang buhay dahil alam ko na magkakaroon ito ng magandang resulta. Sabi ni Aling Susan. Opo, Nay. Maraming salamat po sa pagsuporta niyo sa akin. Tuloy-tuloy lang po ang buhay at hindi po ako susuko. Positibong sagot ni Christina sabay niyakap nito ang kanyang ina. Naging inspirasyon ng dalaga ang mga pangmamaliit sa kanya ni Patricia. Ito ang naging daan upang mas pagsikapan pa niya ang kanyang mga ginagawa. Sinubukan ni Christina na magtiis muna sa kanilang mga kinakain pati na rin sa mga gusto niyang bilhin para sa kanilang sarili. Gusto niyang mas dumami pa ang kanyang mga panindang ukay-ukay nang sa ganon ay mas lumaki pa ang kanilang kinikita. Nay, pasensya na po ha. Kung bibilhin po kasi agad natin ang mga kagustuhan natin, ay baka hindi na po natin mapaikot ang pera. Nakangiting sabi ni Christina. Naiintindihan ko naman anak. Napapahanga mo nga ako eh. Dahil sobrang diskarte mong bata ka. Masayang sagot ng babae. Lumipas sa mga buwan ay unti-unting napalaki ni Christina ang kanyang negosyo. Hanggang sa isang araw ay naging siya na ang supplier ng mga ukay-ukay sa iba't ibang lugar. Kumuha na rin siya ng mga tauhan na makakatulong sa kanyang mga ginagawa. Hindi na nila kaya ni Aling Susan na sila lamang ang kikilos dahil dumadami na talaga ang kanyang mga reseller. Anak, hindi mo ba napapansin na ngayon ay nagbabago na ang ating buhay? Hindi na biro ang kinikita mong pera ngayon at sa tingin ko ay mas lalaki pa ito sa mga susunod na buwan. Sabi ni Aling Susan. Napapansin ko rin naman po, Nay, pero hindi pa po ako nakukontento. Nakikita ko po, Nay, na may mas malaki pa pong oportunidad sa negosyong ito. Pangarap ko po na ako ang maging supplier sa buong bansa ng ukay-ukay. Nakangiting sagot ni Christina. Lumipas pa ang mga buwan ay nakabili na rin ang dalaga ng kanyang sariling mga truck na magagamit nila
sa pang-deliver ng kanyang mga ukay-ukay. Marami siyang naging kontak sa ibang bansa at doon siya kumukuha ng kanyang mga paninda. Umupa siya ng isang malaking bodega na pagtatambakan niya ng mga ito. Sa pang-araw-araw ay kumikita siya ng daan-daang libo, kaya sa loob ng isang buwan ay kumikita na siya ng milyong-milyong halaga ng pera. Agad nagpatayo si Christina ng isang bahay na gawa sa bato at nakabili na rin siya ng kanyang sariling sasakyan. Napagtagumpayan na niya ang kanyang mga pangarap at nakaahaw na sila sa matinding paghihirap. Matagal na silang hindi nakikita ni Patricia dahil matagal na itong nagtatrabaho sa ibang bansa. Sa tingin ni Christina ay mayaman na rin ang babae at marami na rin napatunayan sa kanyang buhay. Simula noon ay nagkaroon si Christina ng 10 estudyante na pag-aaralin niya ng libre. Naalala niya kasi noong araw na pagod siya, makapagtapos lamang sa pag-aaral. Marami pa ring mga estudyante ang katulad niya, kaya hindi siya nagdalawang isip na tumulong sa iba. Patuloy na nagpapayaman si Christina upang maraming tao pa ang kanyang matulungan. Ma'am Christina, maraming salamat po talaga sa lahat ng tulong niyo po sa aming anak. Ang akala po namin ay mapapatigil na po siya sa kanyang pag-aaral, sabi ng isang matandang babae. Walang anuman po, Nay. Pag nakatapos na po siya sa kolehiyo, ay kukunin ko po siya sa trabaho, nakangiting sagot ng dalaga. Talagang maraming tao ang humahanga sa kabutihang tao ni Christina. Kahit na mayaman na ito ay hindi pa rin nagbabago ang pag-uugali ng babae. Nang makaipon ng maraming pera si Christina ay bumili na rin ito ng mga lupain na kanyang magiging investment. Higit sa lahat ay nagtayo pa ito ng iba't ibang negosyo tulad ng catering services na mas magpapayaman sa kanya. Sa ngayon ay hindi na nila pinoproblema ang pera at ang mahalaga na lamang kay Christina ay ang makapagbigay ng suporta sa iba. Halos lahat na kasi ng bagay ay nasa kanila na ng kanyang nanay at wala na siyang ibang pinapangarap pa. Hindi na talaga biro ang kayamanan ni Christina at wala na nga siyang mapaglagyan ng kanyang pera. Mayaman na siya, ngunit patuloy pa rin ang pagbuhos ng mga biyaya. Ang galing talaga ni Ma'am Christina, no? Sa pagkakaalam ko ay dati silang mahirap, pero ngayon ay tingnan mo naman, sobrang yaman na niya. Tapos, hindi man lang siya nagkaroon ng yabang sa katawan, sabi ng isang empleyadong babae. Tama ka, tapos nagagawa pa niyang tumulong sa mga taong mahirap. Siya talaga ang aking inspirasyon para mas lalo pang magsikap sa aking buhay. Siya ang nagpapatunay na walang imposible sa isang taong nagsisikap, sagot ng isang empleyadong lalaki. Pati na ang mga ito ay masaya sa kanilang mga trabaho. Paano naman kasi ay sagot ng dalaga ang pagkain nila sa pangaraw-araw. Malaya nilang nasusuportahan ng kanilang pamilya dahil wala na silang kailangang gastusin para sa kanilang mga sarili. Isang araw ay nalaman ni Christina na magkakaroon sila ng class reunion. Malayo na ang kanilang tirahan, kaya isiningit niya ang oras para pumunta sa kanyang dating eskwelahan. Agad niyang hinanap ang kanyang dating guro na si Miss Conchita. Matanda na ito ngunit patuloy ito nagtuturo sa eskwelahan. Ma'am Conchita, masaya po ako na muli po kayo makita. Gusto ko lang po sanang sabihin sa inyo na ako na po ang bahala sa lahat, sa venue, pati na rin po sa mga pagkain. Ako na rin po ang bahala sa lahat ng gastusin, nakangiting sabi ni Christina. Aba naman, iha. Sigurado ka ba? Salamat naman at nang dahil sa'yo ay makaka-attend ang ibang dating mga estudyante na hindi naging maganda ang buhay. Hindi sila mahihiya kung sakaling wala man silang pang-ambag, masayang sagot ni Miss Conchita. Sige ma'am, basta huwag niyo na lang pong ipagkakalat na ako po ang sumugot ng lahat. Ito nga po pala ang 10,000 ma'am. Salamat po sa pagtulong niyo sa akin dati, nakangiting sabi ni Christina. Napayakap na lamang ang matandang guro sa dalaga dahil kailangan nito ng pera. Lumipas sa mga buwan ay ginanap na ang kanilang class reunion. Pumunta na doon si Christina gamit ang kanyang magarang sasakyan. Nakita niya doon ang kanyang dating mga kaklase na magaganda na ang pananamit at mukhang mga umayos na ang buhay. Humabol lang kasi si Christina dahil marami siyang mga inasikaso sa kanyang mga negosyo. Simple lamang ang kanyang kasuotan. Gulat na lamang ito nang muli niyang makita si Patricia. Inaasahan niya na nagbago na ito matapos silang hindi magkita ng mahabang panahon.
Nang makita siya ni Patricia ay bigla na lamang napasimangot ang mukha ng babae. Christina, ano ba yung itsura mo? Bakit hindi ka man lang nagsuot ng maayos na damit? Mukha ka pang pagod na pagod. Ay nako, sa bagay, baka rumakit ka pa. Wala kang magandang trabaho dahil ikaw ang pinakamahina ang ulo dati sa ating klase. Natatawang sabi ni Patricia. Napatingin na lamang ang iba nilang mga kaklase dahil hindi nito alam na mayaman na si Christina. Hindi alam ni Patricia na mayaman na ito, na kung ikukumpara ang kanyang pera ay barya lamang ito para sa dalaga. Hindi na lamang sila nagsalita at hinayaan na lamang ang kayabangan ng babae. Hindi pa rin pala ito nagbabago kahit dumaan na ang mahabang panahon. Lumipas ang mga oras ay nagtatanungan sila kung ano na ang kanilang mga trabaho. Ako, isa na akong manager ngayon sa ibang bansa. Kumikita lang naman ako ng 300,000 kada buwan. Ikaw, Christina, ano ba ang trabaho mo? Mapagmataas na tanong ni Patricia. Nagtitinda pa rin ako ng mga ukay-ukay at nagluluto ng kung ano-anong ulam. Tapos marami pa akong ibang mga racket. Mapagkumbabang sagot Christina. Nang dahil doon ay tawa ng tawa si Patricia sa pag-aakala na simple lamang ang mga negosyo ng dalaga. Ano ba yan? Hanggang ngayon pala ay wala ka pang maayos na hanap buhay. Sayang lang ang pinag-aralan mo. Nagpakahirap ka pa na makatapos sa pag-aaral kung yan lang pala ang mangyayari sa'yo. Natatawang sabi ni Patricia. Hindi na lamang nakapagsalita ang dati nilang mga klase, mga nagbago na ito ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin tumitigil ang kayabangan ni Patricia. Maayos naman ang kinikita ko at wala naman sigurong masama sa negosyo ko. Nasusuportahan ko din ang aking nanay at hindi na naman kami naghihirap. Kalmadong sagot ni Christina. Ano? Malaki ang kinikita mong pera? Sa tingin mo ba ay may higitan mo ang 300,000 piso na kinikita ko sa ibang bansa? Nakakatawa ka talaga. Bakit hindi ka nalang pumasok dito sa paaralan bilang isang janitress? Tutal, yun naman ang trabaho mo dito dati, diba? Panlalait ni Patricia. Kung ano-ano pang bagay ang sinasabi ng babae na akala niya ay ikinakatuwa ng ibang mga tao doon. Ang totoo niyan ay pinapakasamahan na lamang nila ang babae. Siguro daw ay asin pa rin ang kinakain Christina sa pang-araw-araw. Baka daw ngayon ay muli itong nakatira sa kuweba. Muli ay si Erica ang humingi ng paumanhin kay Christina. Christina, nakakainis talaga. Hanggang ngayon pala ay mainit pa rin ang dugo sa'yo ni Patricia. Huwag mo na lang siyang pansinin ha. Matagal siya nagtrabaho sa ibang bansa, kaya hindi niya alam ang tungkol sa'yo na ikaw na ang pinakamayaman dito. Natatawang sabi ni Erica. Hayaan mo na siya. Hindi naman ako naapektuhan sa mga sinasabi niya sa akin. Isang araw ay malalaman rin naman niya ang katotohanan. Mapapahiya na lamang siya nang dahil sa kanyang mga nasabi. Masayang sagot Christina. Ngunit maya-maya lamang ay nagsalita na sa harapan ng entablado si Mrs. Conchita. Nadulas ito sa kanyang sasabihin at nasabi nito na si Christina ang sumagot ng lahat. Pati na ang kanilang mga kinakain ay nagmula sa catering services ng dalaga. Nang dahil doon ay gulat na gulat ang lahat ng mga tao nang magpasalamat ang kanilang dating guro. Ay nako, si Ma'am Conchita talaga. Ang sabi ko naman sa kanya ay huwag sasabihin na ako ang gumastos ng lahat. Nakalimutan na siguro niya. Napapakamot na sabi ni Christina sa kanyang sarili. Hindi napigilan ng matandang guro na sabihin ang tungkol sa bagay na to. Sobrang proud kasi si Ma'am Conchita sa mga nangyari sa buhay ni Christina. Nang dahil doon ay nalaman ni Patricia na mayaman na rin pala ang dalaga. Muli ay tinanong nito si Christina kung ano ba talaga ang mga negosyo niya. Christina, ano ba talaga ang trabaho mo? Ang sabi mo sa akin ay nagtitinda ka lang ng ukay-ukay at nagtitinda ka lang ng ulam. Gulat na tanong ni Patricia. Oo, tama ka. Ako ang nagsusupply ng ukay-ukay dito sa buong bansa. Mayroon din akong catering services sa iba't ibang bayan at marami pa akong ibang mga negosyo. Sagot ng dalaga. At magkano naman ang kinikita mo sa pang-araw-araw? Tanong ni Patricia. Gusto mo ba talagang malaman? Kumikita ako ng 500,000 kada araw at tuwing malakas naman ang benta,
ay kumikita ako ng 1,000,000. Pero hindi ko na iniisip ang pera dahil marami akong mga estudyante na pinag-aaral. Sagot ni Christina. Halos hindi na makapagsalita si Patricia nang dahil sa kanyang narinig. Ang 2 buwan niyang sweldo ay 1 araw lang pala sa minamaliit niyang babae. Higit sa lahat ay marami na pala itong mga bahay at lupain. Natatawa na lamang ang iba nilang mga klase nang malaman ito ng mayabang na babae. Halos hindi na makatayo si Patricia sa kanyang kinauupuan at biglang tumigil ang kanyang kayabangan. Pahiyang-pahiya ito sa mga tao dahil hindi niya alam na gaganda pala ang buhay ni Christina. Patricia, bakit naman hindi ka na nagsasalita? May mali ba sa mga nasabi ko sa'yo? Masama ba ang pakiramdam mo? Tanong ni Christina. Wala naman. May naisip lang ako tungkol sa aking trabaho. Sige na, saglit lang dahil gagamit lang ako ng banyo. Nakayokong sagot ni Patricia. Hindi nito lubos na maiisip na sobrang yaman na pala ni Christina. Dating mahina sa klase, pero ngayon ay halos maligo na sa pera. Nagtagal sa banyo si Erica sapagkat wala na siyang muka na maiharap sa ibang mga tao. Napasuntok na lamang ito sa hangin dahil sa bawat salita pala na kanyang mga binibitiwan ay babalik din pala sa kanya. Todo pagmamalaki siya sa kung anong meron siya. Ngunit walang-wala pala ito sa kinikita ni Christina. Paano niya nagawa ang bagay na yun? Paano niya ako nagawang malampasan? Hindi ko talaga alam kung paano niya nagawa na maging mayaman. Tanong ni Patricia sa kanyang sarili. Maya-maya lamang ay pinagkakaguluhan si Christina ng mga tao doon. Mga proud na proud sa kanyang narating sa buhay. Ano ba kayo? Ginagawa niyo naman akong parang artista. Kaya niyo rin namang mangyari sa inyong mga sarili kung ano man ang nangyari sa akin. Kung nakaya ko, ay kaya rin naman ng ibang mga tao. Mapagkumbabang sabi ni Christina. Hindi ka pa rin talaga nagbabago, Christina. Kung anong ugali ang meron ka, ayun ka pa din. Kahit marami ka ng pera, ay hindi ka naging mayabang. Nakangiting sabi ni Erica. Pasikretong lumabas ng eskwelahan si Patricia. Iyang-hiya ito sa mga tao doon. Wala namang masamang ginawa si Christina kay Patricia dahil hinayaan lang din ng dalaga na sarili nito ang sumira sa kanya. Hindi na napansin ng mga tao ang babae. Simula noon ay naging masaya si Christina pati na rin ang kanyang ina. Dumami pa ang kanilang mga taong natulungan at dumami pa ang mga estudyante niyang pinag-aaral. Christina anak, kung buhay lang sana ang tatay mo, edi sana ay sobrang saya din nun na makikitang nagtagumpay ka sa buhay. Salamat anak dahil tinupad mo ang aming mga pangarap, nakangiting sabi ni Aling Susan. Salamat din punay dahil masikap po kayong magulang. Kung hindi din naman po nang dahil sa inyo, ay hindi ko rin naman po matutupad ang aking mga pangarap. Masayang sagot Christina. Simula noon ay ginagalang na ng mga tao ang dalaga. Natupad na niya ang kanyang mga pangarap para sa kanilang dalawa ng kanyang ina. Namuhay sila ng maayos at nagpapatuloy ang kanilang pagyaman. Samantalang si Patricia naman ay nagkaroon ng aral sa kanyang buhay na huwag mong pagtawanan ng isang tao. Hindi mo alam ang tadhana kung ano ang mangyayari sa kanya. Kung mahirap siya ngayon ay pwede pa itong baguhin ng panahon. Bilog ang mundo, kaya piliin mo palagi na maging isang mabuting tao. Kaya ngayon ay nagpapaaral si Christina ng halos 200 mga bata. Meron siyang 500 empleyado na nabigyan niya ng magandang trabaho. Marami siyang pamilyang natulungan at nabigyan ng pag-asa. Kahit sa kanyang sarili ay nagkaroon din siya ng aral na huwag pakinggan ang mga panlalait ng iba, bagkus ay gawin mo itong inspirasyon upang maging malakas. Hanggang sa isang araw ay nagkaroon siya ng asawa at mga anak. Mas lalo silang sumaya dahil ngayon ay lumalaki na ang kanilang pamilya. Palagi natin piliin ang kabutihan. Hindi ibig sabihin na mahirap ka ngayon ay mahirap ka pa rin sa pagdating ng araw. Samahan mo ng tiyaga at pagtitiis. Isipin mo ang mga taong nakapalibot sa'yo na gusto mong tulungan. Gawin mong inspirasyon ang iyong mga magulang. Kung sobra-sobra ang pera ay piliin mong tumulong sa mga taong nangangailangan. Hindi mo naman madadala sa langit ang pera, ngunit madadala mo ang iyong kabutihan. Ang mga pagsubok ay panandalian lamang, ngunit kung iyong malalampasan ay mararanasan mo ang kasiyahan.
na walang hangganan. Kaya ikaw, kung nahihirapan ka man ngayon, ay magpatuloy ka lang. Huwag kang mawawala ng pag-asa dahil ang bawat paggising mo sa umaga ay isa ng napakalaking biyaya. Patuloy kang magtiwala sa Diyos dahil ang lahat ng nangyayari ay tama. Hindi ka niya iiwan sa lahat ng mga pagsubok at mga problema. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makikicomment po sa baba kung ano man ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga makabago ko pong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.